Pinabubugbog din kayo sa iba. Opo. Hindi naman kayo nalalaban, hindi kayo naiwas. Hindi na po. Kasi wala na kayong lakas. Opo. Nung tumakas ka, kabubugbog lang sa'yo, anong klaseng pambubugbog ginawa sa'yo? Yung pong hinihila-hila po ako, tapos yun po. Inutog-untog na nila ako sa CR. Tapos tatawagin mo taong grasa, itong kasambahay? Mas masahol ka pa sa taong grasa. Pinapakain ba ko kayo doon? Minsan po, pag may tira sila, pinapakain po sa akin. Ilang beses kayo pakainin sa isang araw? Tatlo po. Tira-tira nila? Opo, pag tira-tira nila. Pero walang sweldo? Wala po. Tapos ngayon, may gana ka pang tatakbo ulit yung election. Ang kapal naman mukha mo, pare, at chairman. Anong LB, sinabihan ba kayo ng amo nyo na ipapacheck up kayo? Opo. Dahil nagreklamo kayo, may iba na kayo nararamdaman. Yung ito, ganito na po ako, wala na ako di na po ako nakakakita. Ang sabi niya po sa akin ng amo ko, at LB, mag-ayos-ayos ka ng gamit mo at ipapacheck up kita sa Batangas. Pinacheck up po kayo? Hindi po. So iniwan kayo doon sa anak, opo. Gating doon sa anak, sinundo kayo ng kapatid niyo? Opo. Paano nalaman ng kapatid niyo na nandoon na kayo? Gumawa po ng paraan po yung katulong sa bahay ng anak. Para makontak yung kapatid nyo. Noon lang kayo nagpangipangita. Opo. Tapos kinupkup na kayo ng mga kapatid nyo. Opo. Tapos dinala na kayo sa ospital. Nagpa-check up? Hindi pa rin? Hindi. Hindi pa po. Hindi pa. Pero ang alam ko na check up na kayo eh. Sino ba ang doktor na pwede magsalita? Sa Batangas Medical Center. Sino ang pwede doktor maglona? Ano ho ang kalalagayan ngayon ni Manang LB? Sa pagsusuri nyo po, mamaya kukunin ng committee ito lahat ng mga medical certificates na sangayon sa inyong pag-check up. Nagka-check up tayo ng buto, nag-check up po tayo ng ulo, nag-check up tayo ng mata, nag-check up din po tayo ng dental. Ano po ang nakita nyo po? Good morning po, Mr. Chair. Upon examination on June 29, 2023 at 3:25 p.m. The patient came in the ER and then with a complaint of domestic abuse. Time of incident is unknown. Date of incident is unknown. Place of incident is unknown. Upon physical assessment po, sir, there were multiple healed facial scars, cauliflower ear na bilateral, multiple healed neck scars, multiple healed scars on the upper extremities, and multiple healed scars on the bilateral legs po, sir. So, ang ibig sabihin, minaltrato? On the case of the patient, sir, we can't corroborate if it is because of, ano po, sir, of abuser. Pero those were our findings po, sir. Na may mga scar, bali ang tadyang, bali ang buto, bali ang ribs, ano ba? Upon initial assessment po, sir, is physical exam lang po, sir. The patient came in for ano lang po, medical legal assessment lang po, sir. Nabasa ako lubugang shoulders. Sa ano po, sir? Ikaw ba, sir, ang nag-examine? On the initial assessment po, sir, on June 29. Ikaw ang nandun sa ER? ER po, sir. Tapos yung ibang specialized examination? Happened last Tuesday po, sir. Oh, sino po yon? Sino po yon? Kayo po, Doktora Irene Oloroso. Good morning po, Your Honor. Yes po. I saw the patient last August 15. Ophthalmologist po kayo? Opo. Yes, so, po, Your Honor. August 15, bago yes. Lang. So, yung dalawang mata. Last week po. Lagot ang retina. Actually, Your Honor. Trauma. Yes po. Yung left eye po niya, thysis bulbae na po, no? Wala. Shrink na po yung mata, non-functional na, non-seeing eye na po talaga. Dahil po sa? Natural po yun o may... May mga other causes din po, but it could also be trauma. Pero pwede din ano ba ibig sabihin ng trauma? Pwede pong accident, no? Pwede pong nabutas siya previously, tapos hindi na na-repair, tapos kusa na lang siyang nag-shrink. Manang LB, na-aksidente ba ho yung mata nyo? Hindi po. Paano ho kayo nabulag? Ano ho nauna nabulag? Kaliwa o kanan? Yung pong kaliwa. Paano ho na nawalan kayo ng paningin? Tinusok? Pinukpok? Hindi po. Suntok-suntok po.
Mr. Chair, Senator, is there still a hope that she can regain her vision? On the left eye po, sir, wala na po talaga. No? Yung left eye niya. Sa right, may pag-asa pa? Yung right, sir, poor prognosis po. Kasi madami siyang problem, sir, from the front, pati yung likod ng mata. So, madami po siyang kailangan gawin, but actually, sir, we explained din to the patient na poor prognosis na po talaga. Poor prognosis. Maliit na lang po yung chance na makakita. Hindi siya sa... Maliit lang po, sir. Ophthalmologist kayo? Opo, Your Honor. So, ano, kailang operahan? Ganun? Ang initial na plan po namin to the patient, Your Honor, is first to remove the cataract, no? May cataract po kasi siya. Then, it's a staged procedure. We will re-evaluate after the surgery, Your Honor, kung kakayanin ng mata niya. We cannot do, Your Honor, one sitting na surgery kasi ang problem niya, Your Honor, pati cornea niya may problema, pati po yung retina niya may problema. So, baka lalo siyang mag-shrink din yung right eye niya. So, we have to wait for some time kung kakayanin niya yung first surgery, which is the removal of the cataract, Your Honor, sa right. Ikaw ba mismo gagawa ng procedure? Yes po, Your Honor. Alright. Sa anong hospital kayo? Batangas Medical Center po, Your Honor. You have done this before? Yes, Your Honor, but not this severe, Your Honor, kasi ang problem po natin, Your Honor, with the cornea, no, maga na din talaga siya, so yung mismong parang crystal ng mata niya, magang maga din siya, so dinadahan-dahan namin, and we refer the patient, Your Honor, sa service consultants namin na specialized dito, and gusto rin niyang makita, Your Honor, para if ever, kung ano yung mas magandang plan for her, alisin yung cataract, if we can put a lens ba or hindi na po, depende pa rin po yun kasi as of now talaga, magayong mata niya. So, baka pag inalis namin, Your Honor, yung lens niya, magtuloy-tuloy na po yung problem niya sa mata niya, mag-shrink na din yung right eye. As of now, Your Honor, yung right eye po niya, light perception na lang, ilaw na lang po talaga. So, halos wala na rin po siyang makita, Your Honor. Pwede ba sa PGH yan? Pwede po, Your Honor. Mas complete po sila doon, Your Honor. Maman ng LB, payag kayo. Sa Maynila kayo gamutin sa PGH, Philippine General Hospital. Opo. Kahit saan po, basta lang po magaling po mata ko. Gusto ko lang po makakakita. Diba, Aling LB, diba, nagkausap tayo doon sa programa, doon sa aking show sa Facebook? Opo, opo. Ano sabi ko? Tutulungan niyo po ako. Sa PGH? Opo. Sasagutin na namin ni Senator Rafi at ni Senator Tolentino yung pagpapagamot ninyo. Opo. Ha? Salamat po. Balik lang ang inyong paningin. Opo. Ha? Salamat po sa inyo. Sige, wala na kayo intindihin sa gastos. Basta pa-opera namin kayo kung sakasakali kailangan kayo operahan. Opo. Salamat po. Balik ako kay doktora. Yung ibang mga organs, internal organs, damaged, no damage. Sino ba nag-examine pa na iba? Yung lungs, kung ano man, puso. Good afternoon po. Sa mukha po ako nag-examine at saka sa ulo. Puro po mga peklat po yung nakita na namin. MRI, MRA, ano? Wala pa po. Hindi pa po. Nag-request po kami ng CT scan. Yung nakita lang po namin sa examination, yung puro po peklat yung dito sa noo. Brought about by severe head injury? Opo, injury po yan. Due to injury po yan. So, yung findings nyo, were this given to the police? Eh, hindi pa po. Wala pa. Nasa records po kasi yan. Uh-huh. So, they have to request for it. So, aside from the eyes, wala na kayo. Yung dental? Yung dental kami na rin po kasi ENT. So yung dental, kusaban na bungi siya o talagang binangga yung ngipin niya sa isang matigas na bagay? Hindi po makikita yun kasi ang ano po, kulang na po ngipin niya, yung iba po may basag po. Anong LB, paano ho nawala yung mga ngipin niyo? Sa pagsuntok po, pagsuntok nila po. Nataw ba kayo ng isang matigas na bagay o inumpog kayo sa... Hindi po, sinuntok talaga po. Sumuntok? Yung pong babae. Babae, yung asawa ni Mr. Ruiz. Opo, si Dati Franz. Hindi naman kayo lumalaban noon, talagang... Hindi po. Tinatakot po niya ako eh, binubugbog po lagi ako. Totoo ba yun? Pag binubugbog kayo, hawak pa kayo ng isang anak? Hindi po, inuutusan lang po.
Ikaw nang bahala dyan, kaya TLB mo, sabi po. Ganun. Pinabubugbog din kayo sa iba. Opo. Hindi naman kayo nalalaban, hindi kayo naiwas. Hindi na po. Kasi po. Wala na kayong lakas. Opo. Pinapakain ba ho kayo doon? Pag minsan po, pag may tira sila, pinapakain po sa akin. Ilang beses kayo pakainin sa isang araw? Tatlo po. Tira-tira nila? Opo, pag tira-tira nila. Pero walang sweldo? Wala po. Ito, may litrato rito, nakain ka, oh, sa labas. So, ito ba yung bahay nila, o, oh, saan to? Dito po sa ate. Ah, sa bahay na ng ate mo, itong nakakain ka na maayos dito. Opo. Oho. Mr. Chair? Senator Tulfo. Babalikan ko na itong si, ano, si Ms. Palabay, Salena Palabay. Totoo ba, Chairman, gusto mo magtistigo laban kay Sergeant Palabay? Totoo ba? Wala po, sir. Dahil yun lang naman po. Hindi, kasi meron dito, binigyan ako ng information na willing ka lang magtistigo against Sergeant Palabay para masibak na serbisyo. Hindi po. Hindi ko naman po alam yung kanilang komunikasyon po bilang police po at saka po ni Jerry. Okay. Sabi kasi ng lawyer, tama? Si Attorney Gumbol? Your Honor, please, I have the knowledge of such fact, Your Honor. To be honest and candid. You have? I don't know that the barangay chairman will testify against the police officer. But I received information that the barangay chairman will testify against the Ruiz. If the information is correct, I don't know if it is correct okay. or not. Okay, willing ka mag-testify against the Ruiz? Ano yung testimonyang ibibigay mo laban sa mga Ruiz? Ang dahil po doon po sa mga lumabas na mga katulong niya na ngayon lang po nagsusumbong, doon po lang namin nalaman na talagang ganun po. Bakit ang ginagawa mga niya? Bakit mga? Ano ibig sabihin ng mga? Marami pa? Marami po kasing lumabas na mga laging kasambahay niya na ganun po ang ginagawa niya talaga kay Nanay LB. So ibig sabihin doon sa testimonya mo laban sa mga Ruiz ay itong mga Ruiz ay talagang nagmamaltrato ng mga kasambahay? Doon po sa mga huling lumabas po ng mga... Huwag na ganun, yes or no lang, di ba? Opo, opo. Okay. At meron ka mga ebidensya para magpapatunay, syempre, magtitestimonya ka, di ba? Magtitisigo ka, dapat may mga ebidensya ka, lalo ka barangay chairman ka at may mga blatter kayo. So gagamitin mo yung mga blatter mo para patunay na talaga itong mga Ruiz ay nagmamaltrato ng mga kasambahay, tama? Yun po, Mr. Senator, yun po mga lumabas na tao ngayon na handa po silang magpatunay na... Ganun po ang ginagawa nila kay Ate LB. Marami pa po kasi yung nagsasalita ngayon na ngayon lang po lumabas nung... So naniniwala ka na itong mga Ruiz ay talaga nagmamaltrato ng mga kasambahay. At si Ma'am LB ay matagal na minamaltrato nitong amo. So willing ka mag-testify dyan? Naniniwala na ako, sir. Kasi nga po marami na pong nagsumbong ngayon sa amin na ganun po ang ginagawa nila. So marami na. Pero nung una, hindi ka naniniwala. Nung si Ma'am LB lang nagsumbong, hindi ka pa naniniwala. Hanggat may dumating pa mga iba. Hindi naman, sir. Kasi nga po, hindi ko naman po talaga totoong kilala si Nanay LB. Kasi po nga, ang alam ko po, yung siya po ay taong grasa na dumating po sa amin. Kaya po ang una kong hakbang nga po ay pinalilinis ko po. Alam mo, kaya na high blood siya ano sa'yo eh, si Senator Padilla. Okay, babakapan ko yung tanong niya, di ba, pagpupunta sa barangay, yung mga tao, binibigyan ng pagkakataon na usapin at alamin yung sasabihin ng both sides. So pumunta doon si Ma'am LB, nagreklamo, sabi mo hindi, nagtahimik lang. Pumunta doon yung amo para sunduin siya. Okay, hindi mo ba kinuha ng statement yung dalawa at sabi nga ni Senator Tolentino para i-blatter yung kung anong pinagsasabi ng dalawa? Doon po ako nagkulang, ay talagang tinatanggap ko po. Pero po hindi ko po so para, ibig sabihin, hindi mo ginawang tapang mo. Hindi ko po para hindi tulungan si Nanay LB. Hindi nga, yun nga sinasabi ni Senator Revilla, ni Senator Padilla, na dapat, yun naman talagang protocol, mag-usap yung dalawa, di ba? Pinag-usap mo at habang nag-uusap, merong nag-jot down sa inyo para alamin o nirecord yung sinasabi ng both sides. So hindi mo din ginawa. So therefore, hindi mo ginawa. Dapat lang ba dapat masibak ka sa serbisyo dahil hindi mo ginawa yung tama? Ano na lang po, sir. Talaga, titistigo na lang po ako sa Pamilya Ruiz po kung yung po nararapat. Kasi po nga, marami... Titistigo laban sa mga Ruiz. Opo. Na para madin yung mga Ruiz. Opo, kasi po yun po ang talaga, kung siya po talaga may kasalanan, dapat lang pong palagutan niya si Nanay LB. Pero nagugas kami ka, nagpupunsyo pilato ka. Yun sa'yo muna. Kasi
kung ginawa mo yung trabaho mo noong 2020, noong sumbong 2021, hindi na sana nagdagan yung kanyang pagkabulag kasi at that time nakakita pa raw siya ng konti. Ngayon, totally wala na dahil nga sa paging pabaya mo. Kasi if you did your job, nasalba mo pa sana itong si nanay at sana nakakulong na ngayon yung mga Ruiz. Kasi pasok pa sinatawag na reglamentary period, yung palaging ginagamit ng mga polis, katatapos na siguro pananakit sa kanya, kaya siya lumayas, right there and then, pinamedical mo at nakita sa medical certificate na bago lang siya sinaktan, madampot na agad, madala sa piskalya, para ma-inquest yung mga Ruiz. Nay, Ma'am LV, nung kayo po'y tumakas, kabubugbog lang sa inyo noon? Opo. Okay. So, anong araw po kayo napunta sa barangay kung matatandaan nyo? Hindi ko napuntanda. Basta po yung date lang pong natatandaan. Okay, sige. Nung tumakas ka, kabubugbog lang sa'yo. Anong klaseng pambubugbog ginawa sa'yo? Yung pong hinihila-hila po ako. Tapos yun po. Inutugon-tug na nila ako sa CR. Okay, tama, Chairman. Kung ginawa mo sana ang trabaho mo, nakakulong na sana yung mga Ruiz. Kasi nga, pasok pa sa tinatawag na reglamentary period ng mga taga-PNP. O, pina-inquest mo na agad, base sa sumbong niya, pina-medical mo siya, alam mo naman yung protocol, di ba? Pa-medical mo siya, kasama yung mga polis, kasama pa siguro ka CHR, and then, after mapa-medical, lumitaw na talagang kabubog-bug lang sa kanya, pina-inquest mo na ninyo ng PNP. O, hindi mo ginawa yun. Kaya nangyari, tuloy-tuloy pa rin sa pananakit yung si Ruiz. Tapos ngayon, may gana ka pang tatakbo ulit yung election. Ang kapal naman mukha mo, pare, at chairman. Huwag ka na tumakbo. Kasi hindi ka na dapat maging chairman, honest. Hindi ko sa minamalit yung pagkatao mo, minamalit ko yung klase ng servisyo na binibigay mo sa iyong mga constituent. You don't deserve to be a barangay chairman. Maski nga talo, hindi. Hindi talaga. Kung ako, bagay sa'yo, sanggano. Tapos tatawagin mo taong grasa itong kasambahay. Mas masahol ka pa sa taong grasa. Yung sinabi mo eh, parang taong grasa galing sa malaking bibig mo kanina eh. Oh, pupunta doon, lahat pala pupunta sa barangay na kaawa-awa ang sitwasyon, tatawagin mo taong grasa. You did it. Tinawag mo siyang taong grasa. Marumi, sabi mo parang taong grasa. Galing sa iyo yan, hindi din galing sa amin yan. So ganun pala, pag meron pumunta dyan na mukhang kawawa, pulubi, na hingi ng tulong, taong grasa ang tawag mo. Palibase, malinis yung pananamit mo. Antay-purka eh. Mapanlait kang tao ka. Totoo yan? Hindi naman po. Diba? Tinawag mong taong grasa kanina? Ano? Akala mo taong grasa kasi marumi? Hindi nga po. Yun nga po. Tapos sabi mo, pinalinis mo. Hindi ka gumagamit ng masalitang taong grasa, Mr. Chairman. Dapat tatuhin mo lahat ng mga taong pupunta sa inyo ng maayos kasi yun yung trabaho mo. Sinisweldohan ka para dyan. Lahat na magreklamo, tatuwi mo na maayos, pinagamot mo, binigisan mo, pagamot mo, tawag ka CHR, tawag ka DSWD, tawag ka sa PNP. Yun naman talagang protocol eh. Medical mo. Hindi mo ginawa. Bakit? Eh kasi pabayaan ka. Pwede ba ito kasuhan ng dereliction of duty? Para pati ito makulong? As a lawyer, Mr. Chair, I think that could also be a ground. Okay. Pero tinitingnan po namin kasi is the human rights violation. But as to the question, that might be a possible ground, Mr. Chair. So, who will file that case against this barangay chairman in dereliction of duty? Kami po kasi, ang mandato namin is, main mandate is to investigate po. Investigate. That can also be part of the recommendations after the investigation. Okay. So, you will recommend that after investigation, doon sa lawyer na pinobide. Para kay Ma'am Eva. Pagtulungan niyo po, imbestigahan ko. We will coordinate with the lawyer of Nanay LV po. Bakit ka kinasuhan? Kasi siguro matatanong din natin si Chief of Police. Ito ba ay nakarating sa Ma'am Burao Police Station? Nakialam ba si Ma'am Lisa? Ano ba, bakit nakasuhan? Tama yung tanong ni Senator Tulpo. You can answer, Ma'am Lisa. Yun po, Sir, Your Honor. Mali po na lamang ko lang po na kinasuhan po ko through doon po sa news. Bakit po? May kinampihan kayo? May kamag-anak nyo daw yung Ruiz? Ganun ba? Hindi ko po kamag-anak si Mr. And Jerry Ruiz and Mrs. Franz Ruiz, Your Honor. Ano nyo po? Kumare? Hindi rin, sir. Hindi, pero bakit ka kinasuhan? Hindi mo alam kung bakit ka kinasuhan. Siyempre, nakalagay doon sa complaint sheet kung bakit ka kinasuhan.
Yun nga po sir, yung nakita ko sa news at nabasa po nung una sa social media na allegedly police officer Lisa, wala pong walang buong pangalan ko po, Your Honor. Ma'am Lisa, tama. Yes. Sabi rito, dinuduro niya ako, tinasan pa niya ako ng boses. Sabi niya kapag inulit ko pa yan, dadamputin talaga kita. Sabi sa akin na matabang babae na si Ma'am Lisa. Your Honor, yung citizen... And it fits the description. Your Honor, hindi ko po siya nakakausap. Bali, nakita ko lang po si LB noong before pandemic po na nag-conduct po kami ng mobile patrolling. Sakto po yung sa tindahan po ni Mr. Ruiz ay may gasolinahan po, Your Honor. Noong nagpapagasolina po kami ng mobile, bumaba po ako ng mobile para bumili po ng prutas. Ngayon, sabi po ni Mrs. Franz, kiluha ng prutas po, bumibili po ako ng ubas. Ngayon po, bigyan po ng 1 kilo si Ma'am Lisa, sinabi po doon sa mga tindera. Ngayon po, pagbayad ko po, dahil tapos na po kami mag-gasolina ng mobil, sumakay na po ako. Doon ko po nakita si LB na nakaupo po doon sa may tabi ng freezer. Okay, so bakit siya mag-akusa sa iyo nito na nanduro ka sa kanya, nanakot, kung hindi naman pala totoo, ano pong motibo sa palagay mo? Hindi ko po alam, Your Honor. Kung siya po ay tinakot ko dun sa tindahan, yun po ay palengke, open po yung... Kaya nga eh, sa dinami-daming police, may mapayat, may matangkad, may maliit, it fits your description, at ikaw ang sinabi niya na tinakot mo siya. Bakit nga? Siyempre, merong dahilan. Yun at po. Kung nagsisinungaling siya, may dahilan din. Bakit siya magsisinungaling? O sige, kumukonta ka doon sa sinabi niya. Ano ang dahilan kung bakit siya magsisinungaling laban sa iyo? Hindi ko po alam, Your Honor. Wala, di ba? Wala siyang dahilan. So ibig sabihin, nagsasabi siyang totoo. Kasi po ako po ay ano lang po. Maliban na lang kung kayo ay nagbanggaan noon, may alitan kayo, nainggit siya sa iyo, things like that. Pero ikaw mismo sabi, hindi mo alam. So walang dahilan para gagawa-gawa siya ng story against you. That means she's telling the truth. Kasi po, Your Honor, kasi... At the same time, hindi ka naman, siguro yung mga superior mo, hindi naman basta-basta kang itatransfer kung wala siya nakitang basehan for that transfer. Sino po nag-transfer sa kanya? Yung provincial director po namin. Okay, kayo po yung provincial director, Colonel. So what was the basis for your decision to transfer Sergeant Palabay from point A to point B? So she was transferred, sir, para magkakanda kami ng investigation para hindi niya ma-hamper yung investigation dun sa Mamburaw, sir. Pero meron kayong paniwala. Kaya nga, meron probable cause sa tingin ninyo na talagang nagsasabing totoo si Ma'am LB, kaya tinanaspan nyo. Kasi kung wala kayong nakita probable cause na talagang nagsasabing totoo si Ma'am LB, pwedeng steady muna siya, status quo dun sa kanyang situation, right? Pwede yan, sir. Pero sa akin kasi, sir, para maging partial yung investigation doon, ililipat ko muna, sir, dito sa Occidental Mindoro PPO. Exactly. Because you believe in her accusation. Because if you don't believe in her accusation, regardless, steady muna siya kasi baka gumagawa-gawa ng istorya. Tama? Pwede rin yun, sir. Kailang ang kuan ko nga, sir, is ililipat ko lang muna sa PPO para magkanda. Okay, yes, nilipat. Ngayon may nasempa ng kaso, nasa korte na ata. Tama? Wala pa po akong nare-receive, Your Honor, na sa BINA to answer the allegation. Colonel, may kaso na ba sa korte? Wala pa pong nakarating sa amin, sir. Sa piskal? Iba na sa piskal na raw eh. Hindi ka ba na, ano, nakatanggap sa BINA from the piskal? As of today, Your Honor, wala pa po akong nare-receive na sa BINA para po sagutin yung allegation. Abay, bilis-bilisan mo. Tinuturuan na kita rito dahil kapag hindi mo nasagot yung sa piskal, baka mawaran ka. Wala pa po akong nare-receive. Well, kaya nga, puntahan mo ng piskal. Ito, tinutulungan na kita. Dahil kung nakapagpadala sa inang sapina, baka mamaya sa maling address na ipadala, hindi ka na nagkaroon ng pagkakataon para sumagot, baka bigla ka mawarat, mahuli ka na lang. Nag-gets mo? Yes, Your Honor. Then you have to contact the fiscal's office. Yes, Your Honor. Okay. So, last na question na lamang. Senator Tulfo, I think, for the record, Mr. Chairman, Senator Tulfo, the one who charged by LB is only named Lisa. He did not know the identity, the whole name and everything. She did not know. But when news came out, the police officer Lisa identified herself as the person intended referred to by LB in her sinumpang salaysay. And in fact, she was asked by a reporter what is the physical condition of Lisa, the police officer that you mentioned, and she physically fit with the description mentioned by
LB. Okay. Pwede pa kiulit-ulit for the record. For the record. Galing kay ma'am, gusto kong magagaling kay ma'am. Manang LB. LB. Paano po na-involve itong si, ano, si Sergeant Liza? Ganito po yun. Nung punta po siya doon sa may papuntang kasina sa loob po, sa may pinto siya nagtayo, sabi sa akin, ikaw, wag mo uulitin yun ha, dadadaputin kita. Tinataasan po ako ng boses at tinuturo-turo niya po ako. Wag po po ulitin ang... Ginagawa ko po yung paglalagay po daw po ng bulbul sa pagkain, pag ginawa ko daw po yun. Tinaasan niya po ako ng boses nung nagpunta po siya doon sa may kusina namin. Hindi po sir. Hindi po ako nakakarating sir doon sa mismong pintuan ng bahay nung ni Franz. Doon lang po ako nakakarating sir doon sa pinakalamesa kung saan doon po ako nagbabayad. Ako po pag bumibili po na ng produkto ng tindahan ng Ruiz, pinakamatagal ko na po Your Honor, is 3 minutes. Minsan nga po, yung motor ko po ay hindi ko na pinapatay kasi pagbili ko po, Your Honor, nagmamadali po akong umalis dahil duty pa po ako at papasok po yung mga anak ko. Yun po ay mapapatunayan ng mga tindera-tindero doon po. Kasi ang namimit ko lang po doon sa palengke, doon sa tindahan ng Ruiz, yung mga tindera tindero lang po ni Mr. Ruiz. Pero si LB po, hindi ko po siya nakikita kasi nga siya po ay kasambahay, nasa likod lang po siya. So ano tingin mo rason bakit siya gagawa ng istorya? Yun nga po, Your Honor, hindi ko po alam. Posible naman magsinungaling ito at gumawa ng istorya laban sa iyo. Ano kasi, pakukuha niya? Kasi po sa Mamburo Occidental, Mindoro, Your Honor, kilala po ako doon na police po. 21 years na po akong assigned. Ngayon po... Regardless, that's irrelevant. Hindi ko po malaman ang dahilan, Your Honor. Aling LV, may iba naman. Paano kayo nakapunta sa Batangas? Yun nga po, nung sabi po nung amo kong babae, LV, ayusin mo ang gamit mo at ihatid mo na kita sa Batangas. Paano kayo, ano sinakan nyo? Balita ko sumakay rin sa truck na Sibuyas, totoo po yun? Opo, totoo po yun. Sino nagsakay sa inyo sa truck ng Sibuyas? Yung pong amo kong babae, pinasakay po ako doon. Ikaw lang mag-isa? May kasama po ako, dalawang lalaki. Bakit sa truck kayo na Sibuyas sinakay? Eh, wala daw po yung ticket kasi parang libre, para daw po libre po ako. Tapos nag-Roro. Tapos sinakay sa Roro yung truck ng Sibuyas. Opo. Para wala nang pamasahe. Pamasahe na lang ng truck. Ang opo. Ano. Ganun ba? Sakay siya sa truck ng Sibuyas na walang bayad yung pasahero? Doon lang sa loob ng truck? The truck, Mr. Senator, the truck will be loaded at the Roro diesel. Then in going to Batangas. Yes. So, if you are... So, kung may... Oh. Lilinisin na lang yan mamaya. Sige, huwag nyo na ano yan. Okay. Kasi there are certain passengers which are not free if they are with... So, ibig sabihin, pag sinakay yung truck doon sa Roro, at may kasamang tao, yung tao libre na sa pamasahe? It is possible. I believe 3 persons are free if you are okay. On a truck loading the vessel. So, ilan kayo sumakay, Aling LV, sa truck ng Sibuyas? Kasama, para pong 5 po kami. Kasi 5? Po yung driver. 5 sikip kayo rin dahil panay Sibuyas yung katabi ninyo yan? Opo, puro Sibuyas po. Gaano katagal yung biyahe? Mga para pong tatlong oras? Opo. Dusa? So nagdusa kayo ron? Opo. Diwag daw po bumaba. Mipat sa kabilang room. Ito lang suggestion ko. Ano, maganda yung kasambahay bill natin, pero I think we have to revisit that. Meron ako isa-suggest ipapile bilang amendment. Siguro higpitan natin yung parusa, taasan natin yung parusa laban doon sa mga amo mapang api. And siguro lagyan natin doon na tama kayo may monitoring, dapat merong hotline yung each barangay na pwedeng tawagan ng isang kambay in distress. And kapag mawag isang kasambahay, dapat yung numero na madaling may memorize, siguro 3 or 4 numbers
Okay. Pupunta agad yung social worker kasama yung tanod and kasama yung PNP para i-check kung totoo nga yung sumbong. At kapag na-verify yan, agad-agad damputin si amo at kasuhan. Only then, protection na natin yung ating mga pobreng kasambahay na palagi nasasaktan. Kasi time and time again, nakakatanggap ako ng ganitong klaseng reklamo, napapabayaan, nagmumukha silang kawawa. Ang pinakamasaklap pa nito, in my experience, palagi silang binibintangan na nagnakaw. Kapag naipit na yung amo, nabugbog na si kasambahay, ang gagawin ni amo, paplantahan ng mga pera, relo, kung ano-ano pang mga alahas, si kasambahay sabi nagnakaw. Nababaliktad patuloy si kasambahay. Si kasambahay, in some cases, atas na lang kaysa naman makulong dahil nga nagnakaw, qualified theft. So those things has to be changed. And I will file a bill na this time, kasama dun sa kasambahay lo, ninyo, Senator Estrada, na magkaroon ng mas matibay pang protection natin mga kasambahay, and then mataas na parusa, dapat one strike policy laban doon sa mga pang-api mga amo. Salamat, Mr. Chair. As the thank you, Senator Tulfo. As the principal author of the Batas Kasambahay, I'm open to revisit the Batas Kasambahay and to provide some amendments if you wish. And I will also include that in the agenda on August 29 during the Committee on Labor hearing. Thank you, Mr. Chair.